Nasubok ang creativity ng isang magkasintahan sa Rizal para sa kanilang DIY pre-wedding shoot. Gamit lang ang mga lumang kahon, na-pull off nila ang kakaibang tema ng photoshoot. Nagsilbi ng mga backdrop ang graffiti ng kanilang mga pangalan. Sabi ng soon-to-be groom na si Kiko Magalona, bah, kapangalan ni Francis, paraan daw nila ito ng kanyang mapapangasawa na ipakitang tanggap nila ang isa't isa sa kabila ng mga pagkukulang. Ito, Kuya Kim, naranasan mo na bang umorder sa isang restaurant na hindi mo alam kung ano ang itsura ng in-order mo? Mas maganda yung may picture para alam ko talaga. Lalo na kung hindi mo naman talaga laging kinakain. Ako din, parang ano ba itsura nito o ordering ko? Lalo na pag Chinese restaurant. Oo. Hindi mo naman mabasa kung anong title. Ay, kaya nga, ano to, di ba? Eto na nga, para raw hindi malost. Ang mga customer ng isang kainan, i-display na rin ang itsura ng mga pagkain sa kanilang menu. Ayan na. Ito, gusto ko. Ito. Pero Susan, ha? Looks can be deceiving. Dahil mga yummy food na yan, hindi totoo yan. Oh, ang dami yan. Kunyari lamang. Pero nakagutom din yan. Ay, minsan natinig ko yan. Walang lasa. Yan ang kwentong inalam ni Mav Gonzalez. Pagpiling na yan, di ba lalo sa... Itsura pa lang, nakakatakam na. But wait, bago sunggaban. Looks can be deceiving, kaya huwag kukurap at pakatitigan. Ilan sa mga pagkain ito, hanggang tingin lang dapat. Alin sa mga Japanese food na ito ang totoong panglamang tiyan? Ang mga Maki roll na ito, alin ang bet mo? Ang una o ang pangalawa? Ngayon naman ay ang Omu rice, ang una o ikalawa? At panghuli sa menu, ang katsudon. First or ang second serving? Nahulaan niyo ba kung alin ang yummy at alin ang dummy? Aminin, medyo nakakalito sa unang tingin. Kaya maging wais kung yummy o dummy. Sa Malate sa Maynila, authentic Japanese food ang inihahain sa restaurant na ito. Karamihan sa kanilang customer, nagtatanong daw kung ano ang nasa kanilang menu. Para madali ang usapan at pag-order, naisipan daw ng may-ari ng restaurant na magpagawa ng food dummy. Pag nakita nila sa dummy food, nakikita nila, ito pala yung itsura. Nakaka-attract talaga siya. Yung itsura po niya, masarap tingnan. Kuhang-kuha raw ang itsura ng kanilang mga pagkain, kaya bawas dito na. Parehong-pareho po kasi yun po yung naging base nung gumawa nung dummy food. Kung ano daw yung sinaserve namin is dapat yun yung ipagawa namin. Yun yung gagayahin nila. Ang gumawa ng mga food dummy, nahanap namin sa Divisoria. Sinimulan daw ni Joseph ang paggawa ng mga food dummy noon pang 2017. Nasasayangan daw kasi siya sa mga pagkaing ipinang-display araw-araw at tinatapon lang pagkatapos. Unlike pagka-original food yung i-display mo, pagdating ng hapon, iba na yung itsura niya. So, iba na yung kulay, pangit na siyang tingnan. Unlike pagka sa food display, na-maintain niya yung texture ng pagkain. Iba't ibang klase ng copycat ng pagkain ang nagawa ni Joseph. May cookies, noodle soup, Japanese food, hanggang desserts meron sa menu niya. Gawa raw sa resin ang mga ito. The reason why we choose resin, it's because of pag once na nagawa na namin yung isang item, it will last long. Kumbaga, it will take years. So, yun yung advantage. Unlike sa ibang item, kasi usually, like yung rubber, normally ninginangat-ngat yan ng mga taga. Ang food model sumikat sa Japan matapos ang World War II. Sampuro ang tawag nila rito o sample sa salitang Ingles. Ito ang naging paraan nila para makita ng mga dayuhan ang itsura ng kanilang mga pagkain, lalo't bihira sa kanila ang nagsasalita ng Ingles. Sa paglipas ng panahon, ang paggawa ng fake food naging parte na rin ng turismo sa Japan. Para makalikha ng food dummy, kailangan pag-aralan muna ang detalye ng totoong pagkain. Totoong pagkain din ang gamit para makagawa ng molding silicone. Ang DUOTD o Dummy Ulam of the Day, Sizzling T-Bone Steak. Sa container, paghahaluin ng resin at hardening solution. Saka dadagdagan ng cement powder at buhangin para mas tumibay. Lalagyan ng pampakulay at ibubuhos sa molde. Pagkaraan ng isang oras, pwede nang tanggalin sa molde ang resin. Saka kukulayan ng puti para mas kumapit ang susunod na layer ng pintura. Kapag natuyo na, pwede ng kulayan base sa totoong kulay ng pagkain. Kailangan muna namin pag-aralan yung kung ano yung itsura. That's why we ask the clients also to send us high-resolution picture before we accept the product. Babalutan ng emulsion ang resin para tumagal ang kulay nito. Pag once in-assemble na namin yung product is
At least yun yung parang pinaka-pattern namin. Hindi kompleto ang sizzling steak na ito kung walang mixed vegetables. Maghahalo lang ulit ng resin at ihahalo ang mga dummy vegetables na gawa sa rubber. Importanteng mabalutan ang mga ito ng resin para hindi agad masira, saka ito ibubuho sa sizzling plate. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala ang gravy na gawa rin sa resin. Patutuyuin lang ito hanggang tumigas at pwede nang lantakan. Tinigan ang sizzling T-bone steak. Una nating natitikman ang pagkain gamit ang mga mata. Madalas magkatalo ang pagkain base pa lang sa itsura. Kaya kung dummy pa lang ay mukha ng yummy, check na ang totoong pagkain, hindi matatawaran ng lasa. Ako si Mav Gonzalez at yan ang kwentong dapat alam mo.